Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon ay gagawa tayo ng chocolate ice candy. Ito po, magpapainit lang tayo ng 20 cups na tubig. Medyo marami-rami po itong gagawin ko. Ngayon, habang hinihintay po natin na kumulo yung tubig, ihanda po natin ang 2 cups na cornstarch po. Makakatulong po kasi ang cornstarch para maging mapino yung ice ng ating ice candy. Tunawin natin siya sa dalawang baso na tubig. Haluin lang po natin ito ng mabuti hanggang sa wala na po siyang buo-buo. At ito po yung cocoa powder na gagamitin ko. Pwede naman po kahit anong cocoa powder yung gamitin, pero ako ito kasi yung mas bet ko. Hindi kasi siya masyadong mapait at hindi rin siya matamis. Bali po sa 20 cups na tubig, 1 cup po na cocoa powder ang aking ihahalo at 1 kilo na white sugar po. Para sa akin, yung 1 kilo na white sugar ay okay po yung tamis niya. Pero kung medyo natatamisan kayo, pwede naman po bawasan nyo yung asukal. Pag kumulo na po yung tubig, ilagay na po natin yung asukal at saka yung cocoa powder. Haluin lang nating mabuti hanggang sa matunaw na yung asukal at saka yung cocoa powder. Pahinaan po natin yung apoy bago natin ihalo yung cornstarch. Haluin po natin ulit yung cornstarch bago po natin ibuhos kasi mamumuo po kasi ito sa ilalim. At ito po, kapag ibubuhos na po natin yung cornstarch, huwag po natin ibubuhos ng biglaan. Hinay-hinay lang po natin itong ibubuhos at patuloy natin siyang hahaluin. Nilipat ko pala sa mas malaking kaserola yung mixture kasi medyo umapaw na siya kanina. At ito guys, patuloy lang natin siyang haluin ng mga 5 hanggang 8 minuto po. Mararamdaman po natin na medyo lumalapot po yung ating mixture. Kahit 5 minuto po, pwede na po ito. Basta po, wag po natin lakasan yung apoy po. Sa bahinang apoy lang. At ito po yung mga gatas na ihahalo ko. 2 lata ng condensed. Kahit anong gatas po ay pwede. Haluin lang po natin ng mabuti hanggang sa mag-blend na po yung mga gatas sa ating chocolate. Atakpan muna natin yung ating mixture kasi po mainit pa siya. Hintayin muna natin siyang lumamig. At kapag po kaya na ng plastic yung init ng ating chocolate, pwede na po natin simulan ang magbalot. Ito po, 1.5 bite ang gamit kong plastic. At 1/4 cup size po ang gagamitin ko na panukat. Mas maganda po na simulan na natin yung pagbabalot, yung may kunting init pa po yung mixture. Iwasan po natin magsimula magbalot na sobrang lamig na ng mixture kasi pwede pong maging magaspang yung ice niya. Sa huli po nitong video, ilalagay ko po yung mga nagastos, yung mga puhunan po ng ating chocolate ice candy. Sa lahat po ng ice candy flavor, ito po yung pinakamabenta. At ito po, tapos na po akong magbalot. 106 piraso po ang nagawa ko sa ating chocolate mixture. At ito na nga guys, yung ating mga nagastos, cocoa powder, 20, cornstarch, 10 pesos, 1 kilong puting asukal, 88, 2 condensed, 84, evap milk, 30, 1.5 plastic na yung pinangbalot natin, 15 pesos, at 50 pesos para sa kuryente at gas, na total po ay 297 po lahat ng ating mga nagastos. Ang nagawa po natin ay 106 na piraso times 5 po kasi 5 piso po ang benta ko kada isa.
total po siya 530 po ang kita. Ibabawas natin yung puhunan natin na 297, kaya ang ating malinis na kita ay 233. Paalala ko lang po na iba-iba po yung mga presyo ng mga sangkap sa iba't ibang panig ng buong bansa dito sa Pilipinas. Charot, buong bansa dito sa Pilipinas. Thank you for watching po.